Siyempre pa, hindi makakaligtaan sa medianoche ang pagkumpleto sa 12 bilong na prutas para sa isang masaganang bagong taon. Alamin natin ang mga presyo ng mga prutas dyan sa Binondo, Maynila, at kung nakumpleto na ba niya ang kanya 12 prutas. Susan Enriquez, Susan! Nakompleto ko na, Iban. Ang problema, mabubutas din ang bulsa mo dahil medyo, alam mo, yung presyo ng prutas bago nagpasko medyo mataas na. At ngayon, napapalapit na ang bagong taon, ay mas tumaas pa ang presyo ng mga prutas na bilog. Yung mga karaniwang gusto nating nasa hapagkainan dahil sabi nga, para daw magdala ng swerte sa ating buhay, ay medyo malaki, ha? Significant yung naging taas sa presyo nito. Halimbawa, gaya nitong black grapes, alam mo, dati ang presyo nito ay 240 pesos per kilo. Ito, gaya ho nito isang kilo. Ngayon ay umaabot na ho ito sa 300 pesos per kilo. So, ibig sabihin, 60 pesos ang itinaas na bawat kilo. Ang red grapes na gaya pa nito, 200 dati, ngayon ay 250 pesos na per kilo. Samantalang, ang orange, gaya ho nitong ganitong size, tatlo dati, 100. Tatlo for 100. Ngayon, 50 pesos per piraso. Samantala, eto, nako, hindi ho ito galing Baguio, itong strawberry na ito. Dati ho ito 280 pesos per pack. Yan, gaya ho nito nakikita nyo ngayon. Pero ngayon, umaabot ho ito sa 400 pesos. Oh, medyo, magkano yun? 200, magkano? 120 ang itinaas. Samantala, ang kiyat-kiyat na gaya po nito na mabibili natin sa halagang 50 pesos per net ay umaabot na ho ngayon sa halagang 80 pesos per net. Ayan, alamin natin dito kay Manong Sir. Ngayon ho, dalawang araw na lang bago magbagong taon. So ano ho inaasahan natin sa presyo ng mga prutas na itinitinda nyo dito? Ayun nga po, tumataas po. Bukas ho, at ngayon, simula ngayong araw hanggang bukas, mas tataas pa ho ba ito? Opo. Naku, mga magkano pa kaya? Kagaya yung ubas na naman, hindi naman siguro mga 150 ang tataas ng isang box. Ah, 100. Ayun. So medyo, ang sinasabi ko kasi nga dahilan kung bakit medyo malaki yung pagtaas sa presyo ng mga prutas, dahil yung kinukunan nila ng box-box, malaki din ho yung itinaas. So kailangan din naman nilang bawiin doon sa kanilang pagbebenta para naman ho sila ikumita. So kung nakikita nyo ho dito ngayon, dito sa bahagi ito ng Carabal Street, salamat Manong. Medyo may mga namimili na tayo mga kababayan ng kanilang mga ihahandang prutas para ho sa pagsalubong sa bagong taon. Dahil dito kahit paano may makikita ka iba-ibang klase ng prutas. Nay, ang aga niyong namili ah. Ano ito pang handa na sa bagong taon? Bato, walang traffic mamaya. At ano masasabi niyo sa presyo? Medyo mahal. Medyo mahal pero kailangan kumpletohin. Marami na ba nakakumpleto? Magkano binadget niyo for para sa 1.5. So ano, tingi-tingi na lang? Sa isang piraso. Per kilo, ganyan. Yung maagang pumunta si nanay dahil mamaya nga naman medyo mas marami ng tao at baka mas medyo tumaas pa ho yung presyo. Mas masarap nga namang mamili na medyo kukunti pa yung mga namimili, makakatawad ka pa, makakadiskarte ka pa. Mas maganda na pumunta ka ng mamimili ng maaga. Ito ho, gaya nitong ito yung prutas na ito ay peras. Ang presyo ho nito 75 pesos per piraso dahil 150 per kilo at 2 piraso lang ho yun. So kung mamimili ho kayo ng mga prutas ay agahan nyo at maglaan nyo din ng budget. Huwag na kayo mabigla ngayon kung medyo makakapos sa budget dahil hindi nyo makakayanin yung bawat kilo. Pwede naman tingi-tingi na lamang ano, para humakumpleto nyo yung mga prutas na sinasabi kailangan ihanda sa ating mga pagkainan pag medianoche dahil sinasabi nga na ito daw ho ay nagdadala ng swerte. Mula po rito sa Binondo, Maynila, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Susan Enriquez.